This is your Filipino radio experience in Las Vegas. PHLV Radio. Alam nyo, mga kababayang walang kaba, pabalik-balik kami sa mga tahanan ninyo. Kasi alam namin na namimiss ninyo ang mga kantang buhat po naman nanggagaling sa mga Filipino talent. So, ang mga Filipino talent, kahit nasa mo ilagayan, palagay natin sa abroad, palagay natin sa Korea, Japan, China, Hong Kong, Middle East, Amerika, lalabanan kanyan. Basta kantahan lang. Kasi sa pundahan, mga tindahan natin, pag may gitara, may kantahan na yan. Kaya dito po naman sa PHLV Radio Las Vegas ng Amerika, ang inyo po namang palatuntunang walang kaba. Kagaya niyo, wala rin kayong kaba kahit na may COVID-19. Sige pa rin, kantahan pa rin. Diba? Party pa rin. Pero kailangan natin ng social distancing. Pero maniwala kaya ang mga Pilipino ng social distancing? Mga kababayang walang kaba, welcome po naman sa The Monitor ng PHLV Radio Las Vegas. At ang inihahandog po namin itong palatuntunang ito na walang kaba, pawang katapatan po, entertainment para po naman sa mga Pilipino na nasa labas ng bansa ng Pilipinas o nandito pa naman sa Amerika, Middle East, or wherever you are, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang madaling araw. At ang pinakamaganda kong partner in crime, Daisy Bolter. Daisy, go! Yay! Salamat! Salamat! Sa lahat ng mga sinabi mo, Rex, yun ang gusto ko. Siyempre. Pinakamaganda. Siyempre. Siyempre. Partner na talaga kita ngayon. Oh, partner in crime talaga. Yeah. Oo. Oo nga naman. Mga good evening sa iyo dyan and good evening sa lahat ng ating viewers na nanonood sa atin ngayon. And of course, huwag po kalimutan yung ating mga kababayang OFW all over the globe. Binabati po namin kayo ng isang napakagandang umaga, napakagandang tanghali at napakagandang gabi. Welcome po sa The Monitor Episode 19. 19? Nasa 9, yeah. Ah. Oo, 19 na tayo. So, tagal-tagal na, no? Medyo tagal-tagal malala, na. Malayo yata ang data, ano bang sasabing abutin ko? Oh, oo. Abutin taas, ko. Oh, dadaas na ang piti. Malayo pang dadasnan o malayo ano, pa. Hindi, malayo pa ang mararating. Malayo pa ang mararating ng mararating The Monitor ng PHLV Radio. It is time para ipakilala natin ang ating mga guest na talagang matibay na matibay, Daisy. Matibay ito. Talagang matibay. Lalo na itong babae, ang tibay nito. Parang sapatos, gawa ng antibay. Oo. Isa sa mga halige when it comes to music. Isa sa mga halige ng Davao. Ito siya. Si Vicky Miranda, si Doretta Yap. Sila ang gusto ko maging paglaki ko. Maging, ha? Oo. Eh, baby gusto po si ko Daisy. Maging tulad niyo. Oo. Ganon. Yeah. Ganon. Welcome po natin ngayon. Ang repeat performance na ito, Rex. Resbacker? Yeah, Resbacker ito. Resbacker ito. Kasi special request. Wow. Thank you sa nag-request. Oo. Ang nag-request, ako.
Okay. Joke lang, oy, hindi. Maraming fans ito eh. Maraming fans ito. Ito ang tinaguri ang Tina Turner ng Davao. Alright. So, wow. Welcome po natin sa ating show for the second time, Miss Feli Encinares. Hi, Fel! Alright, welcome. Hello, Philippines, and hello, world. Good morning. Murang nakapanmahaw na. Yes, wala, uy. Good evening diha sa Las Vegas, Rex. Yeah. All hello, over Feli. The world. Good evening, good morning, good afternoon, whatever. Hello, whatever. Daisy. Hello, Rex. Hello. Hello. Hello pa rin. Ang tatelepono, pero sige lang. Hello, hi. Okay na rin. Ano telepono? Puro hello. Hello, hi. Hello. Thank you for having me back. Thank you, Philly. Wow. Oh, all the time. Our pleasure, as always. Papakilala natin yung ating, ating male guest. Male, oo. From Philippines to Canada. Calgary. Wow. Yeah. Uh-huh. Oo. Lumipad. Bilis. Pumuntang Canada. Oo. Ano ito siya? Gwapo, oh. Nakikita ko gwapo. He is a certified heavy duty mechanic and a licensed safety inspector who has a great passion for music. Mechanico, ha? Mechanic. Galing. Anong inaayos kaya nito? Tingnan natin. Mamaya, tatanungin natin mamaya. Pakilala muna natin si TJ Renz. Hi, TJ. Hi. Hi po. Magandang umaga po dyan sa Pilipinas at magandang gabi din dito sa amin sa North America. Sa mga nakikinig ngayon, magandang umaga, magandang araw. Hindi ko alam kung anong dapat sabihin kasi di tayo pare-parehas ng oras eh. Kaya sabihin ko na lang na magandang araw. Salamat sa pagkakataong ito na nabigyan ako ng pagkakataon na ma-interview dito, magiging guest sa programa ni Sir Rex at sa na kay hindi ko akalain na mayroon. Salamat, magpapasalamat din ako kay Eric Diaw na siya din nag-endorse sa akin dito para magkaroon ng mabigyan ng pagkakataon para may parinig ko sa mga ating kababayan ang ating mga ginagawang awitin ko. Ayos. Si Daisy, si TJ Renz, di ko alam kung ano ang real name nito sa real niya na buhay. Para siyang artista na ano lang siya, screen name lang niya. Screen name. Yeah. Anong real name ni TJ Renz? Real name ko, nasaan po? Sa Terencio Baya po. Ano yun? Come again? Terencio Baya po. Terencio Baya. Nasa ano Baya. Po yun? Nasa description po ng mga publish ko na kanta. Sa publisher, nandoon po yung mga... Makita niyo yun sa YouTube. Sa description po. Ayos. Yung composer at saka nagpa-publish. Kaya pala ginawang TJ. TJ. Renz. GS from Jimenez po. Jimenez po kasi ang lola ko. Jimenez ang lola mo. And narinig ko kay TJ na he grew up in Negros in the Philippines, no? And then narinig ko rin sa kanya sa mga previous conversation namin na mga heavy equipment machinery ang mga hawak niya. Totoo ba 'yon? TJ? Anong klase ng machinery? Mga heavy equipment. Tractor. Mga truck po, truck trailers. Wow. Pero sa Pilipinas kasi sa bus company ako dati yung kung alam siguro yung bachelor, 'di ba? Bachelor Express. Yung sa Bacolod kasi ako kaya Cirrus. Cirrus. Yung Valiac Cirrus liner po yung Valiac Transit. Opo. Yeah. Tapos kita mo naman TJ
napapanood ka ng audience natin. This is actually your show and our show, mga Pilipino. Nakikita ka ni Feli at ni Daisy na hindi ka kapanipaniwalang ikaw eh mekaniko ng mga heavy equipment kasi masyado kang slim. Parang wala kang almusal, wala kang panghalian, wala kang hapunan, kaya wala nga, kang merienda. Ha? Next. Mm. Kaya nga di na siya tumaba eh. Mm. Ba- eh di, ang heavy kaya ng trabaho bilang mechanic dyan. Hindi na siya wala tumaba. Na, yun ang kanyang exercise. Hindi po. Hindi po. Totoo po yun. Hindi talaga ako tumataba. Kita man naman, no? Masyado siyang slim. Mas mataba pa ako kay TJ, Daisy, and Feli, no? At mga kababayang walang kaba. Ako na, ang kaba. Oh, wala akong sinabi, Feli. Nakatitig lang ako sa iyo. Alam ko naman, malimit kayo magkakain. Iba yung mga tingin mo kasi eh. Alam ko naman, malimit kayo magkakain ni Miss Kitain, ikaw, si Daisy, si Feli, si, si Baba. Sino pa? Si Misubido. Si Anita. Si Nene. Si Anita. Nene. Puro kayo, laklak, puro kayo kain. Pero hindi kayo tumataba. Kain lang, walang laklak. Ayun. Uy, ikaw naman. Laklak ng ano, soft drink. Ayun. Tubig. Tubig. Mga kababayan, walang kaba, narinig na po ninyo ang ating mga guests. Si Feli Encinares, pati si TJ Renz. Ano naman ang gusto mong mangyari, Daisy Bolter, sa gawin? Sa'yo. Ang gusto kong mangyari, itong si Feli, patamblingin natin. Oh, tumbling, ha? Di na kaya, tinan mo, laki-laki ko na. Ano ito, circus? kaya pa rin niyang humataw. Oh. Kaya panoorin natin yung kanyang kanta. Mm. Magkikita mo, Rex. Ha? Uh-huh. Kaya nga sabi ko, I want to be like her when I grow up. Kaya pa humataw. Okay. Thank you. Sige, tingnan natin. So, tingnan natin. Sige. Panoorin natin. Tingnan natin, be, ang why happen. Mm-hmm. I-play na natin yung kanyang song. Feli Encinares! Go, go, go! I call you when I need you, when my heart's on fire. You come to me while I'm wired. Oh, you come to me, give me everything I need. Give me lifetime promises in a world of dreams. Speak a language of love like you know what it means. Just as long as I'm here in your arms, I could be in a better place. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone I've ever met. I'm stuck on your heart, baby. I heard every word you said, but you were so far. No. Maybe I would rather be dead. In your heart, I see the signs, and every night and every day. In your eyes, I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I could be in no better place. Woo! You're simply the best. Woo! You're better than all the rest. You're better than anyone.
Asia would rather be dead. It's time you're leaving, I start losing control. You're walking away with my heart and my soul. I can feel you even when I'm alone. Oh baby, don't let go. Woo! Klase. Yun. Sino ba original singer nun, Fel? Simply the best. Tina Turner. Simply the best. Tina talaga, no? Tina Hindi. Turner of Davao. Huh? Oo. May ano pa yun? Masakit pa yung paa niya noon. Masakit pa. May pilay pa, ha? May pilay pa yun. May pilay pa. Oh. How much more kung hindi pa masakit ang paa? Nakakamot. Nakikita mo ang the real Feli Encinares. Yan ang mga sinasabi nating matinik sa Davao City. No? Dito pa Oo, naman sa matinik. The Monitor ng Philippines Music People. Yung mga nanonood sa atin po na may mga talent na ganyan and then you've been performing a lot of experience abroad or locally, kindly communicate with us kay Daisy Bolter or kay Phoebe Mateo para malaan namin kung kailan kayo available para ipakita natin sa buong mundo na tayo mga Pilipino. Ang kanilang talent. Oh, katayo yes. Mga Pilipino, may mga talent tayo. Kagaya ng hindi pa nangyayari yung America's Got Talent. Hindi pa nangyayari yung mga Hong Kong get talent, something like that. Pero ang Philippines, tayo, may mga talent na tayo, kaya ipakita natin sa kanila. Dito po naman sa PHLB Radio Las Vegas, The Monitor, The Philippines Music People. Alright, Daisy, sa'yo na naman. Bato ko sa'yo. Sige. Ngayon, balik tayo dito sa ating binata kay TJ Renz. Tanong ko sa iyo, gusto naming malaman, TJ, how old were you when you started singing? Mga siguro, mga nung high school ako eh.
high school po ako after na mga 15 years old in high school ako. Tapos sumali ako ng contest high school ako. Tapos nung mag-graduate din, ganun din. Tapos nung mag-college na ako, eh, nagsusulat-sulat ako ng mga kanta. Tapos hindi ko rin nabigyan ng pagkakataon talagang magawa ng melody kasi hindi naman na wala pa. Wala akong pambili ng gitara eh. Nasusulat lang hanggang sa nawala lang yung mga ginawa ko, yung mga ginawa kong mga kanta, yung mga sulat, hanggang sa nawala, umabagyo, nawala lang. Tapos nung nandito na ako sa Canada, ayun, naumpisahan ko na naman nung, lalo na nung nag-pandemic, naumpisahan ko siya ng, ang una-una talaga, yung Smule app, kumakanta-kanta ako sa Smule. Tapos may nakikita akong gumagawa silang ng mga kanta, may gumagawa rin ng kanta na, yung pang ginagamit na, humihiram lang sila ng mga melody sa iba. Tapos nilalagyan ng lyrics. Tapos sabi ko, gagawa ako ng akin na kanta. Akong gagawa talaga ng melody. Una kong ginawa na kanta ay yung Muling Tumibok Ang Puso Ko Sa'yo. Muling? Muling Tumibok Ang Puso. Tumibok? Wow. Tumibok. Tapos binago ko yung nung tapos nasundan yung ganito pala kapag umiibig. Tapos ganito pala pagka umiibig. Tapos nasundan ng opo. Nasundan ng bakit nga ba tayo laging nagtatalo? Bakit ang nga dami, ba tayo laging nagtatalo? Aha. Opo. So, tapos yung may kakilala may kakilala ako na kaibigan ko siya na sumulat siya ng kanta na hindi niya alam gawa ng melody. Akong gumawa ng melody yung Someone Needs Someone. Pero nung tapos nasundan ng The Girl of My Dream. The Girl of My Dreams. The Girl of My Dream. Tapos yung pinabdis ko na yung Muling Tumibok Ang Puso Ko, pinalitan ko siya ng lyrics at saka pinalitan ko ng title kasi may mga lyrics, may mga linya kasi na parang baka magagalit sa akin ng Diyos. Kasi parang nakafocus na kasi yung pag-ibig sa tao. Kaya binasa ko, nagbasa ko ganun, parang hindi yata tama. Kasi nung na-post ko yun sa Facebook page ko noon, ang daming views noon, 250,000. Tapos ilang araw lang, tapos nung may nag-comments kasi na ang ganda ng kanta, pero sabi niya, hindi ko talaga makalimutan ang sabi niya, ibigin ang Diyos sigit sa lahat. Kaya ni-review ko yung lyrics noon. Nung ni-review ko, pinalitan ko ng lyrics. Noong pinublish ko na officially, nagiging sa nilagay ko na sa Spotify, nagiging Muling Umibig Ang Puso Ko. Muling Umibig Ang Puso Ko Sa'yo. Na, tapos may mga yung linya na parang alang di maganda. Tinanggal ko siya. So, bale, naka-focus na yung bago mo na lyric doon, I mean, lyrics ng kanta that God is love. Hindi lamang para sa human beings. Opo. Diba? Hindi po malalamangan ang pag-ibig natin sa Diyos, sa tao. Ganda. Ganda, no? So, yun ang experience ni TJ nitong mga pagkakataong ito. Mamaya konti, pakinggan natin mamaya siguro kung ready ka na dyan, Daisy, for TJ Rons, no? Of course! Ready! Ready always. Wow! Kailangan mapakinggan na natin yung kanyang kanta. Kasi, pinaghirapan niya ito. Imagine, sa Canada siya, nakapagsulat ng kanta during the pandemic at ang dami niyang nasulat. So, let's share it sa kanila. So, here's TJ sa kanyang sariling composition, Girl of My Dreams. Girl of My Dream. All right. Someday on the cross.
crossroads. It is our fate that she and I will meet again. Patiently waiting for a distant time to be mine alone, to cherish her all my life. How fortunate I will be having the girl of my dream, decorating my life at its best. I will always love her more than the best I can do, like a dream that never ends. All sincerity, I keep on dreaming, I keep on praying, and ask a God to give her to me. How fortunate I will be having the girl my dream, decorating my life at its best. I will always love her more than the best I can do, like a dream that never. Dream that never ends.
I hope may tinamaan. Ayun. I hope may tinamaan na naman yung girl, no? Hmm. TJ, bakit girl of my dream? Mm-hmm. Kanino ba tungkol yung kanta? Alangan, boy of my dream. Ikaw naman, Daisy. Oo nga. Ay, siyempre, boy siya. Bakit? Dapat girl. Sino yung girl? Is it from the Philippines or sa Canada? Ay, gusto namin chismosa ako eh. Ano kasi yun? Namin din. Eh, istorya lang noon. Ginawa ko lang naman. Ginawa ko lang naman na ano. Parang ang magiging story na yung bang malya yung babae tapos hindi nagiging sila. Mm-hmm. Pero gustong-gusto niya yung babae. Hindi nagkatuluyan. Tapos, ini-expect niya na makikita rin kaya nga on the crossroad, di ba? Mm-hmm. Magkikita sila. Mm-hmm. Kikita sila muli. Tapos, ayun, sasagutin na siya ng babae. Tsaka, yun, ganun mangyari. Mm-hmm. Tapos, kaya... Akala ko meron tinatamaan yun. Kasi usually, yung mga gumagawa ng kanta, para sa, ano yun eh, may inspiration sila. At saka, parang dedicated sa ganun. Si TJ naman, iba. Basta na lang pumasok sa isip niya yung ganun. Kung sa Bisaya pa, tira pasagad mo deh, bay. Tira pasagad. Ang maigo, hayang. Ang maigo, hayang. Nakakaitindi ka ng Bisaya, TJ? Oo. Nagbibisaya nga siya eh. Bisaya na. Bisaya. Akala ko Bacolod, Ilonggo. Bisaya ang Bacolod. Ilonggo, Bisaya ang Pilong. Bisaya mampun ang Bacolod. Bisaya ang Pilong. Ayun yung other part ng... Ilonggo lang ang Pinulungan. But in San Carlos City, kasi in boundaries ng Negros Occidental and Negros Oriental, may isang boundary doon na nagbabago na mga salita. Kagaya ng waray-waray, if you go to Samar, and if you go to Tacloban, if you go to mga areas like in Leyte, facing Cebu, in every boundary, nagbabago ang mga salita, nagkakaroon ng mix. Yeah. Hanggang pagdating mo ng Maasin, Southern Leyte, ang salita doon Cebuano na, 'di ba? So ganun ang ano, from Tacloban, waray-waray, from Samar in Leyte, mas malalim ang waray-waray doon. Pagdating ng Maasin, Southern Leyte, Cebuano na siya, ganun. It's the same with the Negros Oriental and Negros Occidental. Habang malapit ka na sa mga boundary, nagbabago ang mga salita. Nagbabago ang salita. Ganon. Kaya nung magkausap kami ni TJ, kako sa kanya, marunong ka ba mag-Cebuano? Ah, kamao. Okay. Kamao dyan. Dili kamao ni Pacquiao, ha? Kanang kamao na marunong. Okay. Balikan natin, Feli, Ingenieres, kung ano ang nangyari dun sa party ninyo ni Daisy Bolter. Kwento mo nga sa amin. Kailan yun? Yung kagabi? Anong party? Puro kayo kain. Marami. Puro kainan. Ang dami yung party. Doon. Kasama niyo si... Ganon. Kasama niyo. Ganon naman Madaling talaga kami. Sa Omerta. Ganon talaga kami. Sa Kapatagan. Ano kasi, party? Ang dami nun. Ang dami, no? Kasi, Rex, Facebook. Yeah. Ganun talaga pag mga retired na. Wala na magawa. Tapos na kami sa pag-aaral. Tapos na kami sa aming obligasyon sa ano. Okay. So, it's about time naman na mag-enjoy kami sa aming sarili. Kaya, yun. Pero, ngayon, gusto kong tanungin si Feli about her. Okay. Experiences. Sige. Kasi ito siya. Ito siya yung isa siya sa mga performers na ang daming country, halos na libot na yata ang Asia. Mundo. Wow. Funny. Kaya gusto ko sigurado merong mga fun experiences niya. Meron talaga. Oh, ay, ano, yun ang gusto namin malaman. No, ano nangyari? Isang pinata, ano, hindi naman talaga funny yung nakakatakot nga eh. Nakakatakot? Yung, hindi, kasi bagong panganak ako.
nangyari sa Jensan kami. Kami ng husband ko, tumutugtog kami sa Jensan. May grupo kami. Bigla, bumagsak ako sa stage. Kasi, yung drummer namin, RIP na siya eh, si Rene. Nahulog yung drumsticks niya sa my stage. Tapos ngayon, accidentally naapakan ko. Yun. Pagkaapak ko, so nadulas. Nadulas ang beauty ko. Ayun, nadulas ang beauty ni Feli. Okay. Nadulas ang beauty ko. Kumakanta ka. Ako. So, anong kinanta ko? Never. Tumikangkang ka. Tumikangkang. Tumikangkang ako. Tumikangkang siya ng why happen. Oh my so, God. So talaga, nadulas talaga ako. Hindi biro yan. Nakagown pa ako. Hindi biro. Yeah, okay. Alala ko pa, red yung gown ko. Tapos nadulas ako. Na Pero may panty ka noon, nagpanty ka. Grabe ka naman, oy. Ang nakatakot doon. Tinatanong ko lang naman. Tinatanong ko ang nakatakot doon, yung binat. Kasi bagong panganak nga ako eh. Yeah, oh, yung binat. Kapapanganak lang. Doon ako takot. Oh. Buti na lang. Medyo malakas naman. So, okay lang. Aling mga country ka na padako, Feli? Ay, napakarami talaga. Ang dami na niyan ng country. Unang-una sa Japan. Japan, tapos sa dalawang beses sa Japan. Tapos Dubai. Then Yemen. Then nag-Bahrain ako. Back to Dubai. Back to Yemen. Back to Dubai. Bahrain again. Tapos nag-Africa pa kami. Africa. Sa Djibouti. Yung alam mo, Djibouti, Africa. Ano yon, French colony naman yon. Malay ko dyan. Kaya lang, ang mga tao doon is... Hindi ko alam yan. Ang alam ni Rex, Timbuktu. Oh, alam ko, Timbuktu. Mga tao doon, mga maiitim talaga. Kung hawakan mo yung buhok nila, pagka ginanon mo, akala mo, lastiko. Yeah, totoo yan. Iluwol. Pero nagpapanti naman. Ikaw talaga, bakit parating panty na sa isip ko? Alam ka, sabihin ko sa'yo, diaper. Dumi ng isip, di ba Daisy? Itong partner mo talaga wala na magawa sa buhay na talaga. Ganun talaga yan. De, ang sinabi ko, pantry. Pantry daw. Mali ka ng pantinig. Mali eh. Ano ka, bingi? Ganun ba yun? Silent ano? Ako, ano pala yun? Silent R. Gagawin mo pa kami. Alam namin, Rex, alam namin matanda kami pero hindi pa kami bingi, no? Dili pa mi tawon bungol. Mga kababayan, walang kaba. Ano? Ano, sige, padayon. Sige, mga kababayan, walang kaba. Ito po naman para sa inyo. Katuwaan lang po ito para po naman sa PHLB The Monitor dito po naman sa Las Vegas, Nevada via Davao and via sa Alberta, sa Calgary. Ang gusto ko lang ipahiwatig sa inyo na yung mga nanonood sa atin, na lalo na yung mga musikero abroad, padalan nyo naman kami ng inyong mga tulong para po naman sa mga musikero na walang gig sa Philippines, Davao, Cebu, Manila, yes, or many parts of the Philippines. Kasi marami ang naghihikahos nitong panahon na pandemic. So pakinggan natin si Daisy Boters kung saan po ninyo ipapadala ang inyong mga love offering. Daisy? Oo. Unang-una, pasalamat muna tayo kay Johan Saison at kay Dr. Flora Saison, ang mga CEO ng PHLB Radio, sa pagbibigay sa atin ng ganitong pagkakataon na i-feature ang mga musikero para makatulong din sa mga musikero na tinamaan ng pandemya. So, kung kayo'y magpapadala po ng inyong love offering, pakidala lang po, pakisend lang po kay Daisy Boulder sa BPI account number 2089-2758-92 or BDO account number 0106100-24981 or di kaya ay ipadala ninyo sa Hulyer o sa Western Union. Ang lahat po ng inyong tulong
ay makakarating po sa mga musikerong talagang yung I mean, talagang in need ng tulong sa panahon ngayon. At dito po namin ire-report yan sa The Monitor din. Maraming salamat po. All right, thank you, Daisy. All right. Mga kababayan, walang kaba, ang The Monitor, Philippines Music People ng PHLV po, ay hatid sa inyo ng Retelo. Ito pong Retelo, ito ang lumalaganap na napakangandang equipment para po naman sa inyong pamamahay, sa inyong po naman mga opisina, at ibibigay po naman sa inyo ang mga information on this kasi worldwide, ang Retelo po ay nagiging very known sa mga pamamahay, lalo na nitong mga panahon na may COVID-19. And dito po naman sa Amerika or sa Philippines or Southeast Asia, if you'd like to know about Retelo, tawagan po lamang ninyo ang inyong lingkod, Rex Ricarte po lamang, 702-326-7913. Yan po naman, hatid sa atin ang Retelo, ang The Monitor ng Philippine Music People, dito po naman sa PHLB Radio Las Vegas. Balikan po natin si Daisy right. Bolter. Go, go, go. It's about time na iparinig na naman natin sa kanila si Feli Encinares sa kanyang second song. This time, hindi siya magsasayaw, Rex. Hindi siya sasayaw. Ano siya? Iiyak na naman siya. Iiyak na naman. Sa Tagalog yun, ay Tagalog. Hindi yung Tagalog. Tagalog song? Hindi yung Tagalog. Tagalog song? O Cebuano song? Cebuano. Cebuano, Tagalog song? Hindi Tagalog. Cebuano. Tagalog. Lagi siya. Tagalog pala. Anong Tagalog pinagsasabi mo dyan? Tagalog, diba? Tagalog pala ka. Tagalog. Huh? Nag-usap na kami ni Rex kanina, Tagalog. Tagalog daw. Tagalog. Okay. Tagalog. Hindi ko alam yung Tagalog eh. Ang alam ko yung isa. Ano yun? Pakinggan na lang natin. Pakinggan natin. Aber. Pakinggan natin, be. Aber. 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 Sabot. Nagsabot naman dahil mo, wako kahibalo. Aber! Pagkus nitong tajud mong duharon. Aber! Sige, paminawan natin. Here's paminawin! Feli Encinares. Sumisinta
si... Yes! Iya ka na. O ba? Yan na. Iya ka na. Yan na. Iba talaga ang dating ng Feli Encinares, ano, ha? Naalala ko, meron siyang middle name, si Feli. Middle name. Oo, meron. Oh, anong middle name mo, Feli? Atondo. Atondo. Taga-Tondo ka? Taga-Tondo? Bye-bye, Leyte. Oh, yun. Bye-bye, Leyte. Bye-bye, Leyte. Bye-bye, love. Oh, kita mo sa bye-bye, Leyte. Ang salita doon, Cebuano na. Di ba? Cebuano, may halong... May halong waray. Oh, diba? Sincha. Oh, aho. May buhol pa. Oh, halong buhol. Oh, may buhol. Kaya, yung ganun ng Pilipinas. Kagaya na nangyari sa Bacolod, Iloilo, going to Negros Oriental, going to Dumaguete City, and going to different parts of Negros. Nagbabago-bago ang salita. So, balikan natin si Daisy for TJ kasi marami na iintriga. Itong si TJ ba... At the age of 19 ngayon, 19 yata siya ngayon. Oh, 19 lang? 19 lang. 19 ka lang, TJ? 19. Oh, natawa siya. 19. Pat. Ano ba talaga? 19, di ba, TJ? Natawa siya. Di ba? Ha? 19. Oh, wala pa akong dinugtong. Basta 19. Ha? Siyempre, yung sunod ng 19 is 20, 21, 22. Hanggang tumama ako dun sa edad ni TJ. Ang sabi ni TJ, bahala na kayo sa buhay niyo. Mag-guest kayo. Problema niyo na yan. Yeah. Okay. Yeah. Balik tayo kay Daisy. Okay. Go kay TJ. Go. Itatanong ko kay TJ, meron kang instrument na piniplay? Gitara ba? Keyboard? Guitar. Ah, so, ngayon, dyan sa Canada, dyan ka at last nagkaroon ng time na i-hone yung guitar skills mo. Opo. Hindi naman talaga ako sobrang galing sa gitara. Simple, mga basic lang naman. Marunong, nakakreate lang ako ng melody. Kasi lalaro lang naman yan. Hindi naman ko yung sobrang galing. Marunong lang ako ng konti. Gitara. Eh, siyempre, kung bago ka lang nag-start, papunta ka rin doon sa magaling, pagiging magaling. Importante kasi yan pag nagsusulat ka ng kanta, di ba? Kailangan merong marunong kang ano. So, nakakabuo lang ako ng... In time. Opo. In time, gagaling ka rin. Si diba? TJ Daisy, nag-arrange and nagko-compose siya ng songs. Di kagaya ni Feli, si Feli only perform. Kakanta lang talaga. Kakanta siya. Basta ibigay mo lang sa kanya yung piece, kakantay niya, ma-disco man, o ma-boogie man, o ma-love song man, o iyakan man. Di ba, Feli? Dahil sa naramdaman ko si Feli, mas yakin. Gusto niya, hindi siya iyakin. Gusto niya yung lagi siyang kumakanta na may beat, 'di ba? May beat, right? Kasi pag walang beat, 'di ba? 'Di ba? TJ, active siya sa stage. Masayahin kasi si Feli. Now, si TJ as an arranger composer ng Filipino song. Marami ka nang ginawang kanta. Ikaw ba kagaya ni Jimmy Borja, kagaya ni Jose Marichan, kagaya ka ng mga ibang composer na talaga may ginagawang nota. Opo. Ha? Nota. Opo. Nakanota ka. Opo. So, sinasabay mo ng gitara. Oh, ginigita. Minsan, sinusulat ko siya, tapos pagkatapos ko ng sumulat, gagawan ko siya ng nota. Tapos pag nabuo ko na yung nota, minsan pag hindi nagkakasya doon yung ginawa kong lyric, binabago ko. Tapos hanggang sa umiksakto yun, nung mabubuo na siya, sakto na, pag ini-play ko na siya sa guitar, tapos pinapadala ko na doon sa nagpa-piano sa Pilipinas, yung nag-aaring talaga, gumagawa ng instrumental. Yeah, kasi mas mura magpagawa
sa Pilipinas kung i-compare mo sa Canada. Parito. Mahal dyan eh. No? Diba? Mahal. Mahal ang charge nila. Sobra. So, yung natutunan pala ni ano, Daisy, ni ni TJ na nota, ang gusto kong malaman from his end kay TJ, kung yung mga nota ba yun magagamit mo sa piano, magagamit mo rin sa organ, magagamit mo sa saxophone, na pag binasa ng musician, tumatama din yung ginagawang nota, TJ? Opo. Yan? Opo. Mm-hmm. Right. Ha? So, kukunti lang tayo mga Pilipino gumagawa ng ganun, di ba? As a music composer lang. And a music arranger. Do? Mahirap yung gawin kasi. Nako. Mahirap yung gawin. Gagawa ka ng program, bawat Nako. Piece. Let's Nako. Say para sa piano, Nako. Para sa saxophone, Nako. Para sa drums, yeah. Para sa bass. Nako. Ang hirap na. Nako. Kasi kanya-kanyang style. Hindi naman yung tugtog ng piano, ganoon yeah. na lang lahat. Iba. Right, right. Mm-hmm. So, yun, baka may idadagdag ka pa kay TJ, Daisy. Pakinggan na muna natin si TJ sa kanyang second song. O di kaya, pa-shout out muna natin siya. Mas maganda. Mas maganda kung... ang maganda rito, unahin natin yung shout out ng dalaga natin na si Feli. Oo. Bago si TJ sige, na binata. Ating... Ha? Yung ating dala na... Dala na. Dala na. Okay. Mag-teleskopyo na ko, ha? Teleskopyo. Okay. Grabe. Mahaba yan, ha? Teleskopyo, okay. Mangyon. Oh, teleskopyo. Shout out. Daghan-daghan, Rabani. Sige lang. Shout out na po tong among ano, kanang previous sponsor sa Samadhi. Alright. Yung last year fundraising right. namo. Right. Okay, shout out to... Mr. and Mrs. Roger Fulio and family. Mm-hmm. Mr. and Mrs. Ali and Susan Kataputan. Barangay dyan. Kagawad Arseca Marilao. Mm-hmm. Yes, and also to Unong Barangay Eric Utalili. Mm-hmm. And to Vice Governor and Gay Tortor. Mm-hmm. Also to ano ang pinaka ano talaga namin na para walang sawang naging sponsor sa Samadhi si Toto Escueta. Escueta. Toto right. Escueta and Dennis Villanueva. Dennis Villanueva. Yeah. Florida. Yeah, ito pa. Si Bugs, huwag mo kalimutan si Bugs. May tubig si Bugs na pinainom sa inyo. Yes, si Rano. Oh, di ba? Oh, shout out kay Bogs. Oh, hindi namin makakalimutan 'yan. May tubig pa. Ito pa. Encinares family sa Panabo. Oh, siyempre. Siyempre. Oh, Atondo family siyempre sa akin. Siyempre, siyempre. Mga relatives ko, Salcedo family sa Buhangin. Siyempre. Bustamante family. Yung nasa US pel. Yes, yung ano, Asukan family sa US. Evelyn and Chris Asukan and family, Brindon and Imalin. Resi and Cameron, Rex and Ellen, Yanyan and Alisa, Florence and Eric, Marlon and Vicky Ramirez sa ano to sa Seattle. Tapos of course kay Febby Mateo, kalasawa yung oh, di ba? Siyempre. Sa yun. Platinum family, alam na nila yan kung sino-sino sila, marami yan eh. Oh, platinum sa aking grupo. Tapos sa kay Jasmine, kay Army, si Gay, husband niya si Orly, si Malu, si Rayval, si Tambi Sarena sa takbo pagka-konsihal sa District 1 sa Davao. Win-win-win. Tapos, win-win-win. Yes, win-win-win na yan, si Tambi. Siguro, yung father niya, si Ogie Sarenas, kilala niyo. Win-win-win pa rin. Si Lorena. Of course, ang akong Simply Friends family, sila... Ruben, sila Boy, sila Alex. Walang apelyido yun. No? Wala na apelyido. Taas na kayo. Ubutang pasta. Tapos,
Songbirds Family and Killers. Oh, di ba? Songbirds. Songbirds, yes. Oh, di ba? Siyempre, ang labi na si Danny and Nene Yap na kanunay. Yeah, si Danny, yung ating attorney. Oh, ang among attorney. Muna siya. Tapos, si Lulit Drilon. Don't forget. Yes. Na po na. Oh, oy, ang akong friend po, si Eileen Stanton. Oh, si Eileen. Oh, kana. Si Aileen. Si Bonnie Diharo. Bonnie. Isa pa ba? Benji. Oh. Si Benji. Sa ako oh. Sa Platinum Family na ako, murag ubay-ubay na gud ni ba? From first ubay. Generation up to ubay. Eighth generation up to now. Ubay-ubay oh. Buhol. Ubay-ubay okay. Buhol. Medyo mini-mini. Ubay-ubay is mini-mini. Mini-mini. Ang sa Buhol, ubay raman. One ra damo, ubay. Damo. Oh, sa ilang damo gid ya. Oh, damo gid. Damo gid ya. Major. Major. Okay, langas na di pili. Langas na di, langas. Si TJ naman, TJ. Shout out TJ. Ididikit mo. Didikit. Yung didikit. Isigaw mo, bebe. Sige, shout out ko po ang aking mga relatives na sa Negros Occidental at saka nasa Cebu, mga Baya Pak family. At ang aking ate, ani si Tabaya na sa Manila at ang aking mga pamangkin, ang kapatid din na si Hannah Jensen at ang kanyang asawa at ang ganun din ang aking mga pamangkin at ang mga kaibigan ko sa Facebook, mga nasa followers ko sa YouTube at saka sa Facebook page at saka lalong-lalo na sa mga sa Facebook talaga ang active na mga nakakausap ko kasi mga nagsusupport sila sa akin, I consider them as my friend, not fans po. Kaya kinoconsider ko sila na friends, maski ano. Kaya, papasalamat po ako sa kanila. Alright. So, wala ka nang pahabol, Feli. Baka may pahabol ka pa, Feli. Pahabol langas na ako. Langas. Samadi family. Hello. Wala. Sandra and Linda. Sandra. 15 years anniversary. Oh. Langas ni Moy. Langas. 15 langas. Years na. Oy, paghilom na mo dira. Paminawa na nato si TJ. Hilom sa ta, hilom. Okay. Ito na si TJ sa kanyang... Uy, sasabihin ko nga pala. The pride of Mayroon pa pala. Mayroon pa. Ma-shoot out. Mayroon pa. Nakalimutan. Nasira ko na yung aking intro. Ati Maya, baka magtatampo sa akin yun eh. Si Ate Maya. Ate Maya ano? Geles po. Okay. Maya Geles. Geles po siya, Geles. Yeah. Maya Geles. Sige, Geles. So, sasabihin ko sana, Rex, the pride of the Philippines, from Philippines to Canada, ngayon naman, pride ng mga Pilipino na nasa Canada. So, pakinggan natin si TJ sa kanyang next composition. Sabi mo'y hindi pagpapalit. Ngunit ngayon may iba ka ng pag-ibig. Itinakwil ang ating sumpaan. Kay sakit ng iyong ginawa sa akin, di ko maintindihan ano nga ba ang aking kasalanan. Pansin kong ika'y nandalamig sa ating pag-ibig.
tinitiis ko lamang dahil mahal kita. Ganda, laging naghihintay sa'yo. Ba? Ba? Yun. Ba? Pulos laging lahat mga love songs itong kinompose mo, TJ. Kanina, Girl of My Dream. Ngayon naman, laging naghihintay sa'yo. Parang, they are related in a way ba, no? Aha. Diba? Siyempre, Girl of My Dream. Tapos, hinihintay niya yung kanyang Girl of My Dream. Parang ganun. Hanggang siyempre, ngayon, hindi pa dumarating. Hanggang ngayon, Daisy, Feli, mga kababayang walang kaba, hanggang ngayon, kasi nabanggit ni TJ kanina na nang nasa Pilipinas siya, ang inaayos niya mga track ay Bachelor's Express. Hanggang ngayon, nakarating na lang siya sa Calgary, sa Alberta, Canada, bachelor pa rin siya. Pero I don't know kung express pa ba siya. Basta ang alam ko, bachelor express or ordinary. Baka ngayon, extraordinary na siya na bachelor. Ha? Malay mo. Pakinggan natin si TJ kung ikaw ba, matatablan pa ba ng pag-ibig ng isang nilalang na hindi pa nakakarating? Ang tatablan yan. Siyempre, tatablan yan. Kaya nga tatablan nakihintay yan. Hindi naman on. Hindi naman nawala. Laging tumatalab yan. Laging tumatalab yan. Oh, ayan. See? Nakihintay na eh. Nakihintay lang. Lagi yung tinatalaban. Laging tinatalaban. Okay, nabanggit ni TJ sa mga previous conversation namin. Sabi niya, Kuya Rex, kung pwede lang ako makakapunta dyan sa mainland America, pupunta ako dyan. Baka dyan na ang swerte ko. Kaya sabihin mo sa akin yung phone number mo dyan on the air dito sa PHLV Radio, The Monitor TJ. Baka merong nagmo-monitor na isang nilalang dito sa Amerika. Inaantay ka. O, phone number mo. Dali. 403-97-1200. Ulit. Huwag ka maingay, Daisy. Ingay mo naman. 403-797-1200.
1200. Ayan. Dial the number. Sandali, isulat ko. 403-403-797-797. 1200. Mantakin mo yan. Ang dami na nagtitext dito. Andali ha. Tingnan ko ha. Ba. Ang dami. Andali. Secret. Ano sabi? Ano sabi? Ang daming interested. Sabi niya, Rex, bastos ka. Oh, ako pang bastos ngayon. Anyway, mga kababayan, walang kaba, ang the monitor po ng PHLV Radio ng Vegas ay hatid po namin sa inyo ang kasiyahan, kantahan, kwentuhan, kasi para tayo nasa barangay Kawayan, nasa pundahan lang tayo, tindahan lang ito, na pinag-uusapan natin yung mga talent natin sa larangan po ng musika and composition and arrangement. Kasi ang Pilipino, nabanggit ko na kanina, kahit na saan mo ilagak yan, Southeast Asia, idali mo sa Amerika, dali mo sa iba't ibang dako ng Middle East, kagaya ni Feli, nakapunta na siya ng Bahrain, nakapunta na siya ng iba't ibang part ng Middle East. Sa music lang, kantahan lang, talent. Like si Daisy, kung hindi lang siya nahuli sa kanyang love sa Korea. Nahuli lang. Oh, nahuli siya. Nahuli siya na jaywalking. Kaya, naging nabingwit. Nabingwit. So, yun. Nabingwit. O kung hindi lang siya nabingwit sa Seoul, Korea, siguro nung araw na yun, nasa ano pa rin siya, iba't ibang parte ng mundo. Si TJ ba, aside from going to Canada, nakapag-abroad ka ba as a singer, composer, galing sa Pilipinas to Canada, nakapunta ka na ba ng ibang state? Go ahead. Hindi pa po. Di pa. Kasi naka-focus ka sa ano mo, sa trabaho mo na nasa machinery, nasa mga tracker, I mean tracking diyan sa Canada. Opo. So, pwede bang makita yung mga daliri mo kung ikaw ba ay talagang mekaniko? Mekaniko. Mekaniko, no? 'Di ba cute ng daliri? Mekaniko ni Monico. Oh, ni Monico. Oh. O ni mekaniko ni Monico. Nang injury nga ako nakaraan. Aha. Na-injury nga ako nakaraan buwan eh. Na-injure ka? Injured? Uy. Anong klaseng injury? In the heart? Sa daliri po, nabagsakan ng maso. Bakal po na bakal. Parang nagtatanggal kami ng tinatanggal yung parang paa niya, magpapalit noon. Mayroon kasing pangsalo noon eh. Tapos habang ina-adjust yung pasalo, pagpasok ko sa pinakamutang yung Y shape. Opo, nakaganon po. Yung Y, yeah. Ang bigat noon. Tapos yung nakalimutan kong ina-adjust ko siya, tapos pinatong ko lang sa yung kamay ko rin, tapos binunot ko yung pen kasi atras, i-adjust ko yung height niya. Naiwan yung kamay ko, bumagsak yung sa kamay ko yung aray. So, nung bumagsak yun, kumanta ka ng aray o kumanta? Oh. Aray! kumanta talaga kung aray, parang akong aray, natatay ako! Yan talaga. Yan talaga ang singer, no? Kahit na natisod ka o nabagsakan ka, kakanta ka pa rin ng aray! Aray! Grabe, aray with matching luha. So, na-hospital si TJ Renz for a while to fix your fingers. No. Hindi naman? Hindi po. So, hindi bad finger yun? Hindi siguro pa, pero bad talaga yung tumama eh. Grabe talaga ngayon. Tanggal ngayong popo eh. Oh! Tanggal ngayon. Oh, di ba? Tutubo din yan ang kuko. Di ba? At least, sakit, ngayon hanggang ngayon may sakit, masakit pa rin. Oh, masakit pa rin po. So on leave ka ngayon, TJ. Kaya, hindi. Pumapasok pa ako. Kaya nga, hindi ako makapag
gitara gaano ngayon. Kasi minsan tinry ko mag-gitara, pumasok yung chords dito sa kuko na ano. Yep. Mm-hmm. Masok. Kaya sakit. Masakit. Pinalala mo yung injury mo. At saka hindi siya gumagamit ng pick, ang ginagamit niya kuko, ha? Kuko. Hindi ako gumagamit ng pick dito sa hindi ako sanay. So haba talaga ng kuko mo. Mm. Mm, parang pick yung kuko niya. Mm, tama lang. Tama lang siguro. Tama lang din man. Anyway, tumatanggap ka ba ng mga estudyante? Labada? Oh, kala ko labada. Ako naman tumatanggap ng labada, pedicure, manicure, alot, labada. Pamalansa ako yun. Si TG ba tumatanggap ng mga estudyante dyan sa Calgary in Alberta, Canada for music composition? Baka merong mga potential na mga bata na gustong matuto how to. Yung how to, no? Sa music. Go ahead. Meron ba? Tumatanggap po ako kung mayroong magpapagawa, ganun. Pag gusto lang magpapagawa ng kanta. Mayroon kasi sa ngayon kasi yung mga kakilala ko lang sa Facebook na hindi pa sila, mayroon silang mga ginagawa rin lyrics sa kanta. Sabi ko sa kanila, gumawa ka ng sarili mong melody para mapakinabangan yung ginawa mong lyrics. Kasi pag hindi mo ginawan yan, pag kahit ilalapat mo doon yun. Ang track kasi noon, madidetect pa rin sa YouTube. Kaya sabi ko, gumawa ka kahit hindi naman kailangan sobrang galing mong gumawa ng magigitara o mapiplay ng mga instrument. Importante lang makabuo ka ng... Pwede nga lang kasi, di ba, maski nga lang, ihimig mo lang eh. Himigin mo lang. Pwede siya bahala ng ano doon, ang gagawa ng instrumental maglagay ng maglapat ng ano ng right. Para sa ang ating po namang CEO si Johan Saison ay instrumentalist din, ha? Marami siyang mga instruments na nilalaro especially music instrument. And at the same time, PHLB Radio Las Vegas CEO natin, mga kaibigan namin dito, mga arranger ni I would say George Benson. You know, mga like si Michael Lionel Richie. Lionel Richie. Kasi si Mr. Lupit. Lupit. Si Mr. O'Brien, kaibigan din namin from Canada. So magkaibigan din sila. They comparing notes, composition, lyrics, no? Ang gagaling. Nakikita-kita kami doon sa LA, tapos kwentuhan about the music. Kasi mas madali ang mag-compose ngayon and mag-arrange because of the technology. Isang pindot mo na lang, di ba? Di ba? Ganon. Anyway, ang pinag-uusapan pa namin dito, mga kababayan walang kaba, ay all about music, entertainment, composition, arrangement, original Filipino music. So, iniimbita namin yung gustong magpaturo kay TJ Renz dyan sa Canada. Kindly dial 403-797-1200. This time, bawal ang mga chicks muna. Unahin natin yung mga bata na gustong matuto how to compose and how to arrange music through TJ Renz dyan sa Canada. Bueno, dito tayo kay Daisy Walter sa ating temporary na pamamaalam kasi ang isang oras ay napakadali. That's true. Napakadali. Isang oras. Pangangatuloy ako, magpapaalam na pala tayo. Oo nga, no? Ang bilis. Bilis ang panahon. Parang kaumpisa pa lang natin. Lalo na dito sa amin, Daisy. Lalo na dito sa amin, naka-backwards kami ng 1 hour. Kasama one hour, oo. Sa because of the DST, Daylight Saving Time. Ang aga namin nagising ni Feli. Maaga kayo nagising. Ba't nasaan na sila? Wala pa. Oh, kasi naka-backward kami sa ni TJ sa Canada. Well, in the Philippines, laging onward. Onward. Yeah. Diba? Maganda yon. Okay, Daisy. Ganun talaga. Pakinggan natin yung mga pamamaalam ng ating mga guests today. Go ahead. Okay. Unahin natin. Ikaw muna, Fel.
Ako? Siyempre. Ang tanong ko ba ikaw? O sige. Okay. Siyempre. Feli. Ako si Feli. Bago ako magpaalam, na ako shout out muna. Shout out. Ang akong mga friends diri sa Fortune na akong ka, ano, ka, ka ututang dila. Ututang dila. So, si Becky Gallardo, si Marlet Casid-Sid, si Sally, nakalimutan ko si ang apelido. Pelisod man to yung apelido. Ricarte na lang, Ricarte. No. Ricarte ka karoon. Okay. Labi na sa ako, mga anak nga full support sa ko, na sila karoon din sa balay. Namino lang sila na din sa gawa. Alright. Karoon, siyempre, magpaalam na tanong. Thank you so much, Rex, for having me again, Daisy. Thank you sa pagtawag. Gipukaw yung kunin mo ganiha nga, Fel, I stand by ka. Mami, anana. Okay. Mo po na akong gihulat. That's what friends are for. Kaya gusto ko mag-artista. Di ba? Oh, gani. Alangan naman ako lang. Na. Pwede gani sa sunod. Ako lang gihapon. Okay. Okay. Thank you so much. Thank you sa tanan, TJ. Thank you. Right, thank you sa ako. Thank you, Pel. Mo. Unta, makahimu kag song para sa ko. All right. All right. All right. All right. Thank you. Okay. So, TJ, it's TJ. Your turn. Bago pa ako magpaalam, isa-shout out ko pa pala si Inday Tisay Bisaya, ang akin pong pinsan. Agaw ba? Agaw. Agaw. Very supportive sa ko, ha? Sa ako mga kanta. Nga, na yun. Basig pag maluod na ako, ba? Nakahapit na ako, nakalimti. More back to yung firme na ako. Active kayo, ga? Support sa kayo sa ko, ako. Yeah, o, sa mga wala na ako na mention, pasensya na, daghan mo kayo. Oh, marami kasi kayo eh. Kaya salamat sa mga panonood ninyo. At saka dito po, sa patuloy po tayong manonood sa programa po ni Sir Rex at si Ma'am Daisy dito sa PHLB. Sana po suportahan ninyo ang kaming mga bago pong mga music artists at saka mga sa mga gusto pa po na matutong gaya ng binanggit po ni Sir Rex kanina na matutong gumawa ng kanta, pwede niya akong ite-text or sa aking Facebook Messenger, pwede niya akong i-message. Mabait mo naman po ako. Magre-reply po ako sa may time po. Alright. Alright. Thank you. Alright. Salamat, DJ. Naramdaman ko, Daisy, nakikita ko yung buhok na style ni TJ. I remember when I first met Richard Carpenter dito sa Amerika. Yan ang style ganyan ng buhok ni Richard Carpenter. Yan yung uso na buhok yata noon eh. May bang. Binalik ko lang ngayon. Kaya Rex? Ha? Binalik ko lang ngayon. Binalik lang ni TJ Renz. Rex! Magbangs ka rin kaya Rex? Ito? Oh, parang ganito. Pwede. Bangs ni ano. Hindi, katulad kaya, kay ano. Katulad kay TJ. Gaya ko kay Feli. Oh. Kay Feli tsaka kay TJ. Ay, nakuwag yan kay Feli. Magiging binalik niya. Beetle! Beetle lang niya. Beetle. Maptap Quartet. Beetle. Alright, Daisy. Sa pamamahalam ni Daisy Bolter. Alright, sige. What can I do? Paalam na naman tayo. Tapos na naman ang isang oras. Thank you for being with us. Yung pinagpasensyahan yung aming mga kakulitan. Sana nag-enjoy ho kayong lahat. See you again next week po. Alright. Thank you. Bye-bye. To Phoebe Mateo, bye-bye! Thank you. Bye. Mga kababayang walang kaba, sangalan pa naman ni Feli Encinares, Daisy Bolter, and TJ Renz dyan sa Canada. Sangalan din po naman ng ating CEO, si Johan Saison, Dr. Flora Saison, and ni Jana sa Reno, Nevada. And sangalan din po naman lahat ng mga anchor person ng PHLB Radio Las Vegas na nandito na kami sa 38 to 39 shows in a week. And napakarami na po na mga nanonood sa atin. And para po naman kay Renz, kung may nakaligtaan kayong i-shout out, at saka kay Feli, at saka kay Daisy, at saka kay Phoebe, Mateo, Phoebe, and the rest of our members of our group dito po naman sa The Monitor, meron po naman tayong show every Monday, Magandang Morning America.
So, pwede kayo mag-shoutout doon sa PHLV Radio Las Vegas. Magandang morning, America, with Kuya Yo, Kuya Gilbert, Joy Rock, and myself, Kuya Rex. I'll be putting that on the air dito pa naman sa PHLV Radio. Ang The Monitor po ay hatid sa inyo ng Retello, ang tinatawag nating pinakamagaling na makina para po naman sa kung may asma kayo, kung meron po naman kayong problema sa inyong pangatahanan, especially alikabok, pinakamagaling na purifier dito pa naman sa PHLV Radio. Tawagan po naman ninyo ako, 702-326-7913. And very soon, ang magiging sponsor po natin ay Sonoco Gas Station dito pa naman sa PHLB Radio Las Vegas. Maraming salamat po. Inyo pang abang lingkod. Mabuhay ka, Filipino. Rex Ricarte po lamang, The Monitor, PHLB Radio Las Vegas, for the music people of the Philippines. Maraming salamat po. Mabuhay ka, Filipino.